Para sa unang clip na gagawin natin, ito muna ang ipapakita ko. Igagalaw ko yung tripod to the right, to the center, and to the left, and back to the center again. Well, marahil lang tataka kayo kung ano ba yung ginagawa ko. Simple lang, inilagay ko lang yung invitation sa upuan, and then pinatungan ko ng singsing. And then yung upuan, itinapat ko lang kung saan nandun yung sinag ng araw. And then inilagay ko yung camera ko sa likod ng sandalan na parang nakasilip lamang sa butas. And by doing this kind of movement, ganito yung gusto kong ma-achieve. Welcome to Maxinisa, and in this video, magsishare ako ng ilang tips kung paano ba kami mag-shoot ng power intro or fast cut. And bago tayo magpatuloy, ang vlog na ito ay hatid sa inyo ng Raymer Studio. Malamang ay nakakita na kayo or nakapanood na kayo ng isang wedding video na meron munang trill na intro sa simula. Tinatawag nila itong power intro or fast cut dahil medyo mabilis yung pacing niya. And then ginagamitan nila ito ng music na medyo powerful, epic, or thrilling. And then yung mga shots na sino-showcase nila is different from the normal wedding na napapanood natin. May isa pang klase ng power intro na tinatawag nilang cinematic. Ito yung medyo mabagal yung mga facing or mabagal yung mga movement. Madalas dito yung mga slow motion. Ginagamit din nila ito sa intro. Pero hindi yun yung gagawin natin for this video. Ang gagawin natin is yung power intro na fast cut. Simulan natin sa pag-shoot ng details. Hindi katulad ng mga storytelling style ng shooting, konti lang yung sinushoot na details doon. Pero dito sa style na to, medyo madami at talagang iisa-isahin mo yan. At hindi ko na yun i-demo lahat isa-isa kasi medyo madami talaga. Magpapakita lang ako ng ilang technique na sa tingin ko ay importante at pwede mo ring i-apply sa ibang mga details na meron sila. Gaya nitong singsing, para lang ako naglalaro. Sa mga ganitong details, madalas dinadala ko to sa lugar na madilim tapos nilalagyan ko lang ng ilaw. Pero this time, mas gusto ko ngayon yung sinag lang ng araw. At kung bakit ganito yung movement na ginagawa ko is, for me, kung ano yung tunog, siyang sayaw. Pinakikinggan ko muna yung music na gagamitin ni editor and then ibinabagay ko yung mga shots ko dun sa music na gagamitin niya. And skip na tayo sa details, medyo madami yon. Ang sunod ko naman ipapakita ay yung mga shots para kay bride and groom, pero before natin gawin yon, may ituturo lang ako ilang setting sa gimbal kasi kakailanganin mo ito sa pag-shoot ng bride and groom for the power intro. And then for this shot, ang gagamitin natin ay DJI RS3. Ito yung gusto ko sa RS3 na hindi ko nakikita sa ibang mga gimbal na nagamit ko na. Yung mode settings niya ay nandito sa labas na kahit hindi na ako tumingin sa monitor, alam ko kung anong settings yung ginagamit ko based lang sa pagkapa. Kasi sa ibang gimbal, kailangan mo tignan muna yung monitor mo kung nasa ang mode settings ka. Pero dito sa RS3, hindi mo na kailangan tignan. Parang sa cambio ng sasakyan na manual, kapag hinawakan mo yung cambio habang nagmamaneho ka, alam mo na kung anong gear nasan ka based lang sa paghawak ng cambio at hindi mo na siya kailangan tignan. Napaka-effective nito lalo na sa wedding na kailangan mabilisan lahat ng movement. And para sa mga newbies na nanonood ngayon na maybe nalilito kayo kung ano-ano bang mga mode itong tinutukoy ko, don't worry, ituturo ko sa inyo lahat ng mode na ginagamit ko for this shot. Actually, marami talagang mode ang gimbal na pwede mong gamitin. Pero for me, tatlo lang yung ginagamit ko. And the rest is bihira ko lang gamitin, so hindi ko na siya i-discuss. Unahin natin yung mode na for me is standard para sa akin. Ito yung nasa gitna. Pag nilagay ko ang switch sa gitna, pupunta ito sa PF. PF, which means pang fast cut. Oh, malinaw yun ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Ang kaya niyang gawin ay mag-pan to right at mag-pan to left. Magsushoot ako dito sa taas. Panning lang yan. Panning to left and right. Yan. Parang ganun lang. Kung gusto mong tingala, pwedeng gamitin natin yung joystick na ganun to. Pwedeng i-up, titingala siya, or down, yuyuko naman siya. Panning lang ang kaya niya. Panning left to right, or right to left. Sa pangalawang mode ay dumako naman tayo sa F or PTF. Sa ibang gimbal, F to. Pero dito sa gimbal ko, it's PTF. So, tataas ko lang siya na ganito. PTF na yan. Pwede ko itingala yung camera ko na ganito. Pwede ko ring iyuko na ganito. Pero pwede rin naman siyang mag-left, mag-right, tilt pataas, tilt pababa. So, ang mga sample na shots dito for the establishing, pindutin ko na yung record. So, habang papalapit ako dun sa kinukunan ko, pwede ko itingala yung shots ko parang ganito. Yan. Okay. Pwede rin pabalik mula dito sa taas na ganito. Kita nyo naman yung shots ko. Okay. Then, aatras ako habang niyuyuko ko yung camera ko pababa naman habang maatras ako na ganito. Okay. Ganon. So, this time, gawin naman natin yung L or yung lock. Lock mode. So, sa lock mode, pipindutin ko lang to at habang hold ko to, nakalock na siya. So, hindi siya magpapan sa left, hindi siya magpapan sa right,
at hindi siya magti-tilt up or magti-tilt down. Nakatutok lang siya sa isang pwesto. Kunwari na lang, kunwari may gown dyan somewhere sa gitna na yan, and pag nag-shoot ako, papalapit sa gown, hindi siya, ayoko yung magpapan siya papuntan left or magpapan siya papuntan right, ayoko rin natitingala siya or maglulock down. So gusto ko straight lang. Madalas ginagamit ito sa center island ng simbahan, ng aisle. So shot muna natin, record ako, and then pipindutin ko yung hold. So kahit nag left and right ako, hindi yan gagalaw. O, ganun lang, nakalock siya. Yun ang lock mode. Okay, so balikan na natin yung video natin. Let's go. Simulan natin sa pag-shoot ng bride kasama yung kanyang mga bridesmaid. At ang gagamitin nating mode dito ay yung PTF. At sa ibang gimbal, ang tawag dito ay F or follow mode. Kukunan ko lang siya na tumingin sa camera and then nag-walk out papalayo. At ititilt ko naman yung gimbal ko pababa kasabay nung pag-walk out niya or yung pag-alis niya. Reviewin natin yung shots natin. Ganon. Mabilis lang, diba? So kuha pa tayo ng iba pa ganito. At kahit hindi ko rin alam kung magagamit yung ibang mga shots, so dadagdagan ko na rin. Parang nagwawalang hiya lang, eh, no? At marami pang nangyari, nag-shoot din ako ng mga shots para sa pang-story naman. Pero hindi ko na i-discuss yun, so punta na muna tayo sa gown. Itututo ko lang yung camera ko nakagitna sa gown at gagamitin ko yung lock mode para pag humakbang ako papalapit, hindi magpapan to the left to the right yung gimbal ko. Straight lang kung saan nakatutok, dun lang siya. And para madagdagan another shot, gamit ang F mode. And after nyan, puntahan naman natin ang shots para kay bride. Dito gumagamit ako ng manual focus, so ipofocus ko muna yung camera ko dun sa face niya and then saka ako lalayo and babalik ako dun sa pwestong yun kung saan nakafocus yung mukha niya and then tatayo siya at alis and tilt down again. Nakuha niyo ba? Ulitin natin. Importante ang timing dito at saka yung pwesto mo. Kailangan makabalik ka sa pwesto kung saan ka talaga nakafocus kasi out of focus ka all the way dito kapag kamali yung pwesto mo. And marami pang nangyari, and of course, I know you got the idea, so punta na tayo kay groom. Same technique na ginawa natin kay bride, ganito. Titingin sa camera, tilt down. And palagi akong may pabonus, so dagdagan natin, and boom, biglang may tumawid na ibon. Woohoo! Sheesh! Tignan natin. And yung shots ko ay 120 frames per second, so pwede natin siyang i-slow mo sa editing. So by the end of this video, tignan natin yung output na to. Pero alam nyo guys, meron talagang binabagayan din yung mga power intro, yung mga power shot. Kailangan mo talagang i-consider din yung lugar and also yung couple kung kaya ba nila yung mga ganito. And for me, the best din yung mga madidilim na shots na ginagamitan lamang namin ng ilaw. Nagiging mas mysterious yung mga shots. Hindi naman lahat ay may ilaw na ganun, so I will try my best na maipakita sa inyo yung mga shots na pang dito lang sa labas. Kung ano yung source ng ilaw na liwanag, kung ano yung location na meron tayo, yun lang yung pagtatsagaan natin. Kasi ganun din naman talaga sa actual shoot. Sometimes wala ka naman talagang gamit. Or sometimes yung location hindi rin naman ganun kaganda. So kailangan medyo umasa dun sa mga ambient light sa paligid mo. At marami pang nangyari na hindi ko na ma-discuss kasi sobrang haba na at paulit-ulit lang. Baka maboring pa kayo. So skip tayo. Punta tayo sa solo ni groom at dito natin siya kukunan. Same lang na kung ano yung mga pinagagawa natin kanina. And after natin mabakante, it's time to shoot the establishing shots gamit yung gimbal. So gumagamit ako ng wide angle lens at ang gagamitin kong mode dito ay yung F o yung follow focus. Kinukunan ko lang yung mga kisame, yung mga bubong, and another option mula sa loob, diretso papunta sa labas. Nakatutok lang sa taas at pabibilisin ko to sa editing. Marami pang mga shots na nangyari sa preps pero diretso na tayo sa simbahan at ang una kong gagawin ay yung establishing na kagaya na ginawa ko dun sa preparation kanina. Ang pinaka-highlights na gusto-gusto kong kinukunan dito ay yung long glide. Magshushoot lang ako mula sa unahan at atras ako hanggang sa makarating ako sa likuran gamit ang lock mode para hindi nagpapaning sa left at right ang gimbal ko. Pwede ko rin itong gawin mula sa likod papunta sa harap. At kagaya rin lang na ginawa ko sa preps, magshushoot din tayo mula sa loob ng simbahan hanggang sa labas habang nakatutok ang camera sa itaas. At pagkatapos naman ng ceremony, konting power shots ulit para sa couple. At hindi lang naman tilt down yung pwede natin gawin. Pwede rin sa left or sa right. It's up to you kung ano yung gusto mong gawin at kung ano yung mas okay sa'yo. Pagdating sa reception, glide lang tayo ulit kagaya ng mga ginagawa natin kanina. So ganun lang, doon natin tatapusin ang lahat. And bago tayo magpaalam, tignan muna natin kung ano na yung mga nagawa na natin.
pag-shoot ng wedding, hindi basta-basta shoot lang talaga. Dapat alam mo yung style na kailangan. Dapat alam mo kung ano yung plano ng editor. Dapat may connect kayo sa isa't isa. Kung story style ba, masayahan, or power intro, or all of the above. Kung power intro naman, actually, konti lang tong nakita nyo. Marami pa kayong pwedeng gawin. Just be creative. Hindi lahat ng shooter gusto yung mga ganitong style. Kasi nakakapagod to. Hindi pwedeng hindi ka pawisan dito. Minsan nga tinatawag ko tong pawis intro. Pero kung freelancer ka, dapat flexible tayo sa lahat ng style. Dapat kaya nating ma-adapt yung style ng mga studio owners. And payo lang, if gusto mo tong subukan, lalo na kung isang editor, huwag mong ipilit na gawin fast cut or power intro yung mga shots na pang story. Magkaiba yon. At kung ikaw naman ay shooter, ibigay mo yung mga shots na naaayon sa style na hinihingi ng naririnig mong tunog. Kagaya nga na sinabi ko nung una, kung anong tunog, siyang sayaw.